Scorpio, tignan po natin kung ano ang mensahe sa'yo ngayong second week of September 2023. Keep in mind po na ito ay general reading lamang, so hindi po lahat ay makaka-relate, so be open-minded. Sa mga hindi pa po nakasubscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo and palike na din po ng ating video. At sa mga nais naman po mag-avail ng ating private readings, Luck Stones and Amulet, makikita nyo po yung link sa description box below. Tarot Intentions by Alian Reyes. Tignan po natin kung ano ang mensahe para sa'yo. Mensahe natin, Spirit Guide for Scorpio. Mensahe po natin for Scorpio, you came closer than anyone. The timing just wasn't right for us. So, ayan. Mm-mm. Pwedeng meron kayong iniiwasan dito kasi feeling ninyo yung connection mo with this person ay hindi tama. Yan, you came closer than anyone. Tignan natin. Spirit guide, let's see. Tignan natin. Energy spirit guide for this week. We have Queen of Cups. Okay. So, medyo emotional yung iba sa inyo ngayong week na ito. Lucky Jess. Two of Cups. Relationships na blockages. Kaya meron kayong iniiwasan or meron kayong kailangang iwasan dito, Scorpio, kasi pwede po na maapektuhan yung relationship mo with your loved ones kapag meron kang pinagpilitan dito na relasyon or connection with someone. Ten of Cups. So, you should focus on your family ngayong week na ito. Meron bang natatempt dito? Or pwedeng nararamdaman mo na natetempt yung person mo, yung asawa mo sa iba. You should release, ayan, yung mga conversations dito. Pwedeng maging honest kayo or you could delete all the messages. Ayan. Or pwedeng meron kayo dito kasing makikita na mensahe, palitan ng mensahe. Iko-confront nyo ba yung isang tao na yon or magbubulag-bulagan lang kayo dito, Scorpio? Dapat mong pagnilay-nilayan, okay, kung nasaan na ba kayong point ng life ninyo. Ano ba yung mga gusto ninyong gawin sa buhay? Masaya pa ba kayo? So, all you have to do is ask yourself. Kausapin mo yung sarili mo. Tanungin mo yung sarili mo. Masaya ka pa ba, Scorpio? Pagdating po sa trabaho, we have Four of Cups. Sa mga naghahanap to ng work. So, ito, may mga offers naman po sa inyo, pero kasi pwedeng hindi nyo gusto yung mga in-offer sa inyo, pwedeng sabihin natin, hindi yan talaga yung nasa number one list po ninyo. Kaya ito, Scorpio, kung gusto nyo na magkaroon kaagad ng work, huwag daw kayo masyadong maging mapili, sinasabi ni Universe yan sa inyo. Kung gusto niya lang naman ha, pero syempre choice niyo pa rin naman po yan kung tatanggapin niyo ba yung mga inaalok sa inyo na opportunities. Meron tayo ditong Ace of Pentacles para naman po sa mga may current job. So ayan po, medyo madami kayong gagawin ngayong week na ito, pero sulit naman talaga siya. Ayan, may offer din po sa inyo dito. Ayan, may panibagong offer sa inyo or pwedeng bagong trabaho to. I mean, bagong trabaho which is pwedeng ibibigay sa inyo. Pwedeng malaking deal po kasi ito. Para naman sa mga balak mag-resign, stay mo na po kayo dito sa work. Kasi hindi pa ito yung perfect time para mag-resign po kayo. Medyo mahihirapan kayo actually. Yan. Lagi ko naman sinasabi, kung meron po kayong lilipatan na, as in, sure ball na kayo dun sa bago nyong lilipatan, okay lang naman na lumipat kayo. Siyempre, lahat naman ng work, diba? Pag bago ka, may adjustment pa rin naman na mangyayari sa'yo. So, tignan po natin pagdating naman sa business, sa mga gusto pong mag-start na ng business. We have Knight of Swords. So, simulan nyo na daw po yan, sabi ni Universe. Agad. Ayan, wag na po kayo magpatumpik-tumpik pa. If you really think na ito na yung right time para sa inyo na mag-start ng business, mag-start na po kayo ng business, Scorpio. Para naman sa mga may current business, ayan po, ang ganda po ng inyong business ngayon. Nag-uumapaw yung sales ngayong week. Maganda din kasi pwedeng meron kayong isi-celebrate dito. Alam mo yung parang may naabot na naman na milestone yung business nyo.
okay din po yung mga clients ninyo. Marami sa inyo parang family yung mga clients ninyo. Or maramihan. Yan, tignan po natin. Pagdating naman sa kung itutuloy mo pa ba yung business mo, okay? Kung ilalaban mo pa ba siya, ilaban mo pa po. Meron pa siyang chance, Scorpio, para mas lumago pa. Ayan o, Queen of Wands. Kailangan nyo lang dito is maging madiskarte kayo. Ayan, at kailangan lang din po ay meron kayong mga plano pagdating sa inyong business. Ano ba yung gagawin ninyo? Kasi kayang-kaya nyo pa talaga siyang ilaban. Tignan po natin pagdating sa family, relatives, we have Knight of Wands. So, pwedeng may mga magyaya sa'yo dito or merong mga biglaan na pagbisita. Scorpio ngayong week. Ayan, meron naman tayo dito para sa mga friends mo. We have King of Cups. So, meron po dito, could be emotional. Meron dito ngayong week. So, pwedeng kakailanganin yung oras mo. Hihingi ng payo or baliktad. Baka ikaw naman yung hihingi ng payo sa taong ito, Scorpio. Pero more on nakikita ko, ikaw yung hihingian nila ng advice. Ayan. Pwede rin na invited ka. Ayan. Invited ka pero parang hindi ka makakapunta. Baka may magtampo sa'yo dito. Para naman sa mga single, we have 10 of Wands. Yan, ang mga single natin dito ay puro pera ang nasa isipan, puro pagkita. Ayan po. Parang nananeglect nyo na yung love life ninyo. Para sa mga byuda at byudo, mukhang may magbabalik na past person. Ayan po. Could be nakarelasyon mo na to before or kakilala mo lang ito noon pero wala kayong pag-uusap. Pero this time, ayan po, mukhang mabibigyan kayo ng chance. Para naman sa mga single mom and dad, ayan, ang focus talaga is family. Yung focus ay mga anak. Pwedeng merong maglalakas loob sa'yo dito, Scorpio, na manligaw or pwedeng ikaw, may liligawan ka. Ayan, mukhang magiging okay naman po. Para sa mga in a relationship, we have that card. Yan. So, pwedeng may new pace ng life ninyo, ng relationship ninyo. Pwedeng mayroon dito, magle-level up na po ang inyong relasyon ngayong week na ito. Pwede rin na kung ano man yung mga hindi mo gustong ginagawa ng person mo, yung mga bad habits niya, pwedeng babaguhin niya yon. Or unti-unti niya na yung tatanggalin, unti-unti niya na yung i-release para mas maging maayos po yung inyong relasyon. Para sa mga live-in partner naman, we have 10 of Pentacles. So, napakaganda, napakaayos ng inyong relasyon. Kasi may pagkakaunawaan. Pag may pag-aaway kasi, open-minded lahat. Siguro sabi natin, di ba, may mga times na sarado naman lahat talaga ng isipan nung mga involved dun sa problema na yon. Pero after some time, ayan, nag-open na lahat. At ito po, meron tayong 10 of Pentacles. Di ko alam kung may bibilin kayong property. Yan. Tignan natin para sa mga married, we have 4 of Pentacles. Para naman po dito sa mga married natin ay mas marami yung nagtitipid ngayong week na ito. Madami nagtitipid. Medyo meron dito kasi hindi ko alam kung ano ba yung inuuna. Yan, ano ba ang inuuna ng family mo? Ano ba ang inuuna ng asawa mo? Scorpio. Ayan po kasi, pwedeng may mga pinaprioritize. And yung mga pinaprioritize, pwede po na hindi naman needs, pwedeng luho. Kaya nahihirapan yung iba sa inyo. Kaya ayan, or pwedeng, basta meron kayong prioritize ngayong week na ito na hindi naman talaga siya sobrang importante para sa inyong family. Pero baka sa anak nyo, Scorpio, importante yun. Kaya siguro yun muna, yung inuna ninyo. So, hindi naman pala siya luho. Pero kailangan talaga, hindi lang ng family kung hindi ng anak. Tignan natin, blessings po, spirit guide, blessings natin. Blessings po natin. We have blessing for peace of mind. So yan, meron kang i-close dito na chapter for someone na malapit sa'yo. Or pwedeng, ano na, ano ba? Kung ano man yung i-close mo na yan, a blessing of the waters. Ayan, kasi gusto nyo na ng katahimikan, Scorpio. We have blessing on a new venture. So, ayan po, kung meron kayo ditong business na gusto talagang itayo, itayo nyo na po. Umpisahan nyo na. Ayan o. Diba? Para umuusad na siya. Para may progress na nangyayari. A blessing on your family. So, ayan. Ramdam mo yung suporta ng iyong family.
Sabi ko nga parang tahimik naman dito sa bahay ninyo, maraming mga parang occasions or could be mga pagdalaw na mangyayari. We have number 15, 32, 4, 20, and 22. Yan po yung mga lucky numbers mo, Scorpio. Maraming maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta ninyo dito sa aking channel. Mag-iingat po kayo always and more blessings to come.